Okay, good evening. Ang pupuntuhan ko ngayon, medyo sensitive ito, no? Ang pupuntuhan ko ngayon. Dahil nakabalita na ako na may pera na lumabas. Hindi ko malaman ito kung ito na ba yung trillion of pesos o sa kaban ng bayan. Nagmumurkod ng 1 million per liter. Diba sa, diba na nasusubaybayan natin na nabili na ang Congress. So lahat ng congressmen na nabili, mayroon silang binibigay sa mga leader nila na 1 million per leader. No? Kung ang leader nila may tao na 30, nagbibigyan niya lang ng 1,000, hindi man nila alam kung 1 million ibinigay. So, mayroon ako narinig ngayon, ngayon lang kanina. Ano? So, ibig sabihin, yung mga pangarap na mga Duterte na magsiservisyo ng 10 taon uli, kung yun man talaga ang plano, ay hindi na mangyayari. Dahil nga, sabi nga ni Captain Survivor, di PMA 83 Baron, yung kalaban natin, respetuhin natin ang kalaban natin. Dahil ang kalaban natin ay nag-iisip rin paano i-counter. Tulad na lang sa NPA, respetuhin natin ang NPA, huwag nating i-underestimate. Kaya pag in-underestimate natin, yun na yun, disgrace ni amigo. So, ganun ang nangyayari ngayon sa ating sitwasyon. Sino pa ang sasama ngayon sa rally? Sino pa? Kung totoo man yung nabalitaan ko. Pero totoo eh, kasi siya mismo naka ang amanto hanggang 5th batch daw yun eh. Pangatlo, nabigyan na. So, siya, before June daw may bibigay. Kaya ako nalaman yun, dahil naniningil ako, may pautang kasi ako, na mula pa nung pandemic, hanggang ngayon, hindi pa na mabayaran. Matindi rin, ano? Pag ako may utang, hindi ako makatulog, na hindi ako makabayad. Pero ito mga kababayan natin, para bang yung hiniram na pera, mabuti kung piso lang yun. I-pinsyon ko yun ng 3 buwan. Alam niyo na kung magkano pinsyon ng isang kernel. Tapos 85% more than 34 years in the service. So alam niyo na yun. So ganun kalaki. So hindi ako tinatawanan lang. So balik tayo. So napakahirap na yung mga pangarap ng mga Duterte. Ako naman, kaya ako naman sinasabi na palitan ang ating Pangulo dahil nabubuisit ako. Dahil yung mga pangarap at pangako, para bang hindi si Pangulong Marcos ang nag-iisip ko, hindi yung First Lady. I'm sorry, di. Yun, sa totoo lang ako. Kaya ako naman nasabing totoo yan. Dahil nung campaign period pa lang, doon ko na nasimula nakilala ang ating magiging First Lady. Siya ang nasusunod. Hindi si Bongbong Marcos. Yan ay sa kampo ng mga Marcoses during or the campaign period sa Mandaluyong City Headquarters. So, tapos na ang panaginip ng Duterte. Pero hindi natin alam kung ma-survive nila, ma-overpower nila ang administration. Pero sa akin kasi, ang kayang sinasabi ko noon pa man, kahit tingnan nyo lahat yung vlogs ko, neutral ako. Sa tama lang ako. Kaya nga makabayan in informative channel ako.
At sinasabi ko na yung labang ko na ito ay labang kong personal. Hindi kasama ang BOD dito. Ano? Hindi kasama ng BOD. Laban kong personal to. Opinion ko ito. Hindi opinion ng Vanguard of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Ilang beses kong inuulit yan. Hindi involved ang Vanguard of Democracy because we have no approval from the board. Nagamitin ko ang BOD. Nagkataon lang, ako ang founder and president. Pero hindi ko pinaalam sa board. Hindi ako ganun. So personal ko yan na decision, hindi ang organization. Tandaan ninyo yan. Now, ang organization na yan is still kicking. Pero alam ko naman kung sino ba yung aktibo. Ha? Sino ang aktibo? Alam nyo yan at alam ko. Kayo rin mismo nakakaalam kung aktibo kayo o hindi. Alam nyo rin kung ilan yung na-organize ninyo. Hindi na lang ako magbanggit ang mga pangalan. Mayroong panahon na nababanggitin ko lahat yan. With the proper venue ko sasabihin niya. Alam nyo kung sino kayo? Alam nyo? Alam ko sino ang hindi nagko-comply sa requirements ko at nagpaparamdam. Kayo mismo alam nyo yan eh. Huwag tayong magpasiklam. Ha? Kasi kilala ko kayo lahat. Kaya nga naging founder and president ako eh. Kilala ko lahat ang aking mga subordinate. Pero sabi ko nga, dalawa lang ang nakakaalam ng main objective ko, the Vanguard of Democracy. And that is the Special Forces way. Maari siguro ang Special Forces, maaring mabasa niya ang ibig ko sabihin. Pero confidential yun. Because once malaman yun, ay talagang hindi na ma-aprobahan ng Security and Exchange Commission. Pero that main objective is for the good of the Philippine people and for the good of the country. Tandaan niya yan. Now, we have a crisis in West Philippine Sea. That the time now, one of the reason why we organize the BOD. Isa yun ha. May pangalawa doon. It is confidential. Meaning, the Vanguard of Democracy, we will support the national government as a shadow, either government or a shadow AFP in time of emergencies. In time of emergencies, that is one of the objective. So sinabi ko na one objective. And the second objective, hindi ko muna sabihin yan dahil we are not yet busy on that situation. Ano? We are not busy on that situation. Pero malapit-lapit na yun. Malapit-lapit, pero wala pa sa timing na dapat mong sabihin. But the one objective, yun na yun. So West Philippine Sea, we need to support our national government. And that is my objective. Maraming officer, maraming professional, maraming generals nagtanong sa akin, sino nag-organize yan? At ano ang objective mo? Ang sagot ko lang, pag hindi ko trusted yung nagtanong sa akin, malalim ito. Malalim, sir, ang objective ko. But for the good of the country and people. Mayroon ba nakapag-isip niyan? Ha? Tanungin ko.
ang daming organization sa bansa, which is fraternity, samahan, connection. Yun ang purpose ng mga karamihan ng samahan. Connection and connection, ano pa? Brotherhood is, yun ang karamihan dito organization. Mayroon nga MUP organization, hindi nga nakakatulong sa problem of MUP claims. Sinong organization besides sa MUP na tumutulong to fight the problems, the problems of claims? Maraming organization nag-assist lang, pero hindi nilalaban ang karapatan. Diba? Naisip mo nyo ba yun? Nag-isip ba kayo niyan? Pag bumira kayo sa akin, baser, ganun na lang. Pero hindi nyo alam, tinulungan ko kayo. O tinutulungan natin ang kabaro natin, ang ating kababayan. Pag bumira kayo, ganun na lang. Eh, hindi ko maintindihan kung naiinggit kayo eh. Personal attack kayo eh. Akin eh. Pang-public, pang-masa ang aking objective. Hindi ako nag-overpower of the government. Ang taong bayan ang tinitingnan ko. Ang sinusundan ko. Hindi politician. Hindi ako kakapit sa politician. Tandaan nyo yan. Ang dami ng invitation sa akin yan. Never, never. Bakit nung sinuportahan ko ba si Bongbong Marcos? Nakipolitik. Sinuportahan ko dahil loyal ako sa kanyang ama at ang alam ko gagawin niya ang para sa ating bayan. Iwala. Magtutuyos na. Wala akong naramdaman. Kaya kumukontra ako. Pero hindi ibig sabihin, kumukontra ko, kasama ko ang Vanguard of Democracy. Hindi. Sarili ko lang yun, decision. Wala nga approval ng board eh. Huwag makapagsalita tayo eh. Hindi nyo ni-research ang punot dulo lahat. Banat kayo ng banat. Sabi ko nga, naghahanap ako na ipopromote ko ang Marcos administration. Eh, karamihan ng vloggers, puro tira ng tira kay Marcos. Tapos, hinahanap ko naman yung pro-Marcos, eh, dumidepensa lang sa tumitira sa kanya. Eh, wala ko nakitang nagawa doon. Paano ko susuportahan yun? Wala ko nakita kung hindi dumidepensa lang. So, hindi ko pwedeng panigan ang Marcos. Kasi wala akong nakikita eh. Na maganda eh. Sabi ko nga, doon sa mga baser ko, naghiling ako sa inyo, ano ba ang nagawa ng Marcos at ipopromote natin, di ba? Eh, naghahanap ako. Ang mga nangyari, routine lang. Ano man routine yun, normal lang. Na nabubuhay tayong Pilipino, na minsan naghihirap. Di ba? Hindi yun accomplishment. Ang accomplishment, above the accomplishment. Kung ang accomplishment natin is 95% accomplishment, dapat 110 accomplishment tayo. Sobra sa expected. Yun ang hinahanap ko. So, now, we will unite for the problem crisis in West Philippine Sea. Tandaan nyo, pag nagkagera doon, mag-away-away pa ba tayo? Hindi na. Magkaisa tayo. Ang kaaway natin, Chinese. Galit na tayo kay Marcos kasi ilalaban tayo. Pero kung andyan na, bakit atrasan pa natin? At saka,
nakakaisulto na rin ang mga China eh. Para ba tayong walang mga bayang? Kaya nga sabi ko nga, yung mga Philippine Coast Guard, birahin nyo ng birahin na. Para malaman na ang katotohanan. Huwag na natin palipasin. Baka nga susunod, hindi na tayo makapagsalita na eh. Nagkontrolado na tayo eh. As long na nakakapag-depensa pa tayo, gawin na natin. Pero kung maiwasan, di iwasan. Pero kung inaapi ka, lumaban ka. Huwag natin muna gamitin yung armed forces and the armed forces of the China unless kung gagamitin nila. Kaya lang ang problema, nagtitirigil itong balikatan. Ha? Bawat kilos ng balikatan, may nakatutok na Chinese. So yun ang hirap. Sabi nga natin, mas superior in type of or in regards to technology, mas advanced sila kaysa United States, although sa superpower number one pa rin ang United States, pero sa technology number one ang China. So yan ang hirap ngayon. So we'll unite to fight the Chinese. Kalimutan na natin politika. Magkaisa na lang tayo. Suportahan natin national government. Wala natin magagawa. Kasi kami nga ni Captain Dado. Nandoon na kami April 7. Yung sinasabi ng mga vloggers, now na. Si Marlica, now na. Wala naman pala sa taong pinadala. Paano yun? So, sabi ko nga, mga kapwa-vloggers, kung ang iniisip natin, dumami ang viewers para dumami ang kita sa ads, advertisement payment, eh huwag tayong after doon. Ang after natin, makabayan tayo. Ako nga, ni single sintabo, wala pa ako eh. Since 2021. Wala pa ako. Ang dami ko na nakikita ng advertisement sa vlogs ko. Sana naipon lang yun. Kung mayroong gustong tumulong sa akin, hindi tulungan ako. Kung wala, okay lang yan. Ang importante, kumakain ako ng 2 times a day. Ah, 2 times a day na lang. Hindi na 3 times. 2 times a day na lang. Kape na lang sa maga. Minsan, 1 a day na lang ako. Para pumayatrin. So, ganun. Tapos na yung mga pangarap ng Duterte na yung sinasabing 10 years. Pero di ko alam. Ang taong bayan ang makakasagot dyan. Pero paano? Na-counter na kayo. Isang indication yun sa Bustos, Bulacan. Pangalawa, marami ng bayan. Sino pa pumunta sa rally? Wala na. Ilabas na yung pera ng Marcos. Wala na. Kaya nga lang, windang-wind ang ating government. But our purpose is to unite in regards to which Philippine Sea. Ha? Yun na lang yun. Napaghandaan na lang natin. Habang ang mga politician nag-away-away. Tayo mga vloggers, huwag tayong magpabayad. Huwag tayong por dumami ang viewers natin. Hindi yun ang concern natin. Ang concern natin, tulungan ang bayan. Ha? Ganun ang hiling ko. So much for that. Ang aking pinupuntuan ngayon. We will unite for the good of the country to fight the communists or to fight the Chinese people. Yun na lang yun. But hindi ko kayo pinipigilan in regards to support your leaders, Duterte man yan o Marcos. Basang akin bilang individual,
ay paghahanda na lang natin ang mangyayari sa ating bansa. And sakali at wala nang tiwala sa akin ang Marcos, ibibigay ko ang leadership sa BOD. Mayroon naman tayong board. The board will decide for the good of the country and people. Doon ganun tayo. Hindi tayo sakit sa kapangyarihan. Dahil nandito pa naman ako, ang channel ko, Makabayan. So tawagin ko na lang itong Segundo Makabayan o Makabayang Segundo. Alin pa maganda dun? Please comment. Kasi may nagturo sa akin 3 minutes kaya Kabayan Noli Di Castro, di ba? Kabayan, akin makabayan. Kabayan lang sa kayo, kababayan. Ito makabayan. Makabayan Segundo o Segundo Makabayan. Alin ba maganda dun pag-ingat? Please comment. Please help me in regards to that title. Ano? Makabayang Segundo o Segundo Makabayan. So, yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat. Sa lahat ng aking mga viewers, live, like and subscribe my channel. For as of now, Makabayan in Informative Channel. Thank you and good evening.